Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tumayo na po tayo at sumabay tayo sa pag-awit ng pambungad na awitin. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumika at tagapamahala. Nang tanang humihiral, tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagalaw mo ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama sila. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam mong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ng isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi ninyo'y pararamihin tulad ng mga pituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makapagsalita.
Pinakamamahal ko, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya nilang. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa akin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit, kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga. At maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang isang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kaya sinabi ni Jesus ang kalinagan ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumbungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumbungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Kinasabi ko sa inyo magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan ang nagsisisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa 99 na matuwid na hindi na kailangang magsisi.
O kaya, kung ang isang babae ay may 10 sa 10 tilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawarisan ang bahay at hahanapin mabuting hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan niya ito, ay hanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan ng mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sabagat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong sa 10 tilak. Sinasabi ko sa inyo gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at lumalikot sa kanyang kasalanan. Sinabi pa ni Jesus, isang tao may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayang lupain, naglay ang buo niyang kayamanan at doon inilustay na lahat sa iwas ng pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niya at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niya on. Siya ipinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sanan niyang puna ng kanyang pagkain kain ng mga bungang kawi na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sabi niya sa sarili, ang mga alila ng aming apa ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At dumindig siya at pumaroon sa kanyang Ama. Malayo pa rin ang katawanan siya ng Ama. At dulabi sa nahabag sa kanya. Kadbagak po siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkaasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat ang tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga lilang madali. Dalilin niyo rito ang pinakamahusig na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sinising at panyapa. Kunin ang pinakabanggoy at patayin. Kumain tayo at magsiya sa bukat na matay ng anak mong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ng anak na panganay, umuwi siya ng malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya isa sa mga alila at tinanong, bakit may ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay na inyong ama ang pinagabangguya. Sabagat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Ngunit ang panganay ay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Nagalit ng panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama, inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit hindi sa hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang isirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinakabangguya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kita ang kabiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsiya at magalak sabagat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang ating pong ibanghelyo ngayon sa 24 na karaniwang panahon ay mahaba. Ang tatlong
Halinhaga, ang nawawalang tupa, ang nawawalang bilang, at ang nawawalang anak na kung tawagin natin ay alibong ang anak. Kahit lang po siguro isa sa mga nabanggit ay pwede na natin bigyan ng paginilay. Pero ninais ni Jesus, kasi siya ay nais niya pag-ibayin ang isang paninindigan ng tunay na sumusunod sa kaya-kaya. Ginawa niyang tatlo para mabigyan ng emphasis ang kahalagahan ng alin. Nung ipinagdiriwang po natin ngayon, lalo na ho ngayong taon na ito, na itinilaga ng isang pupapa yung extraordinary Jubilee Year of Mercy, na kung saan ay tayo tinatawagan ng buong nagkapag na lubos nating maunawaan. At ito, no, bagaman hindi na po bago sa ating pagdinig yung istorya ng alipugang anak. Pero may mga ilang mga bagay na dapat natin kinakailangan na pagtibayin. Kasi kung pinag-usapan natin ang mercy, nandiyan palagi yung contention between ng panganay ng anak at ng bunsong anak. The righteous one and the prodigal son. Ang isang matuwid at isang makasalanang nagbabalik loob sa ama. At makita po natin na baka kasi magkaroon tayo ng misconception na kasi kumisa nakita natin na yung kahalagahan na ibinabahagi kapatulad nalimbawa po na kasi yung mana, hindi nangulugan na nagkaroon ng party para doon sa bunsong anak ay mababawasan yung mana noong panganay na anak. Hindi nabibigyan uli ng mana yung bunsong anak. Kasi ba't naibigyan niyo sa kanya eh. Yung natitira ay walang iba kundi doon para sa panganay na anak. Pero may dalawang bagay yung natin na nais ngayon ang pagnilay-nilayan. Una, the dignity of being saved. Ang dignidad ng pagiging isang ligtas ng Diyos na nagmumula saan? Sa kaawa at pagmamahal ng Diyos. The dignity of being a saved by the mercy of God. Ito yung bahagi na kumisa na katulad po ng panganay na anak. Natatako tayo kapag nakita natin yung bigay ng awa doon sa alipugang anak. Natatako tayo na mabawasan yung nasa atin. Hindi. Ako minsan nakakalimutan natin na yung lahat na nasa atin din ay galing din sa grasya at awa ng Diyos. Katulad ka ko na sinabi ko, no? Hindi nangangulugan na dahil tinawaan ng ama, yung bugtong ng anak, ay mababawasan yung kanyang mana kasi baka hatian puli ng mana ito. Hindi. No? Ano lang kung isa na hindi natin nakikita yung dignidad ng mga hinililigtas ng Diyos. That there is a great power that lies doon sa pagliligtas ng Diyos na kundusin mo'y nagmula rin sa awa ng Diyos. Katulad po halimbawa na yung pinahagi, ano? Anong sabi niya ng ama? Anak, lahat ng sa akin ay sa iyo. Bakit? Hinabi na yun eh. Kasi yung pong panganay na anak ay nagtatakbo sapagkat noong dumating yung makasalanan na ito, noong makasalanan na ito na kanyang kapatid, ay nagkaroon ng party at nagpapatay ng isang tinatabang buhay. At ano sabi niya, hindi mo lang ako binigyan ng isang bisirong kambing. Ang laki naman ang difference ng bisiro at ng kambing at ng baka. No? Nakita naman natin yung pagkakaiba ang laki
At ano pala sa atin ito? Bisirang kambing. Yun yung damdamin noong panganay na anak. Pero hindi. Anong sabi noong ama? Anak, lahat ng sa akin ay sa iyo. Bakit inabi na eh? Inabi na yung mana. Hindi mo nakita yung kalakilangan ng pagiging ligtas. Hindi mo nakita yung talagang kadakilaan ng alin nang ikaw ay pinagmanahan ko katulad ng ipinamana ko sa kanya na itong lahat ng ito comes from the mercy of the Father. At tara din po sa ano, huwag natin kalimutan. Kahit nasabihin natin na tayo katulad ng panganay na anak, yung kaligtasan natin ay saan ang galing? It's not because of our own making. Pero saan ang galing na kami itong pagligtas natin? Because of the mercy of God. Lahat ng ito ay nakamit natin gawa ng awa at pagpapatawad ng ating Amang nasa langit. At ito ay patuloy na ipinamamanig sa atin sa mga pagbasa. Narinig natin yun sa unang pagbasa sa aklat ng Exodus, na kung saan ay nakita po namin yung conversation between Moses and God the Father. Anong sabi ni Moses? Na kung saan ay ipinamamanig ko rito, kaawaan mo ang iyong bayan. Bakit nagsila'y nagkasala? Ito masunod pagkakataon na sila ay gumawa ng golden calf na kanilang sinamba. Pero nakita namin, sila'y kinaawaan ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos. Sila'y binigyan ng pagkakataon. Hindi sa mga sila ng galing. Hindi sa mga sila yung piniling bayan ng Diyos. Pero bakit gawa ng ano? Gawa ng awa ng Diyos. Siya ay puno ng awa na handang magpatawad sa pagkakamali ng tao, pagkakamali ng kanyang bayan, Israel. Ito'y mula pa sa lumang diba? At sa ikalawang pagbasa, nakita rin po natin mismo yung witnessing ni San Pablo sa kanyang sulat kay Titus. Na ano, ipinamamanig niya na, ay, tingnan mo ako, kinaawaan ako ng Diyos. Bakit? Ako'y dating mamuhusig. Isa akong bilugo ng mga Kristiyano. Pero napakamaway ng Diyos. Bakit? He did not strike me down. Hindi niya ako pinapatay. Hindi niya ako hinayaan na maiwan na lamang sa isang kinatatayuan at pinabayaan. Hindi, ano, ginawa niya pa rin ako. At ako ngayon ay nasa inyong harapan na naglilingkod bilang ano? Bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. Nagpapahayag ng pagliligtas na ipinakita ng aming Panginoong Jesucristo. Yun yung pinamamanig ni San Pablo. Ramdam na ramdam niya na siya ay kinawaan ng Diyos sa gitna ng kanyang pag-uusig kay Kristo at sa kanyang mga tagasunod. Na ngayon ay isa na siyang tagasunod ni Kristo. Yun po ba ating kalimutan? Kahit na ukay na tumutugon sa panawagan ng buong magkapag, ito pong lahat na ito ay from the love and mercy of God. At huwag yung ating kalimutan, maging tayo man ay bugtong na anak, tayo man ay panganay na anak o tayo man ay ang bunsong anak. Ang isang matuwid o ang isang makasalanan. Hindi yung aming panging matuwid ang nagdulog sa atin ng kaligtasan. Alin ang sigit kay higit sa lahat? Ang awa ng Diyos. Pangalawa, kung naiintindihan po natin yung kahalagahan ng awa ng Diyos, ay it will flow naturally. Kaya nga po, ito ay higit na pinamanay ko sa atin itong extraordinary jubilee year of mercy. Kung inyo pong maalala, sinabi po natin na yung bull na ginamit po ni
Pope Francis para po sa pagdadalaga ng taon na ito mula noong December 8, 2015 hanggang November 20, 2016. An extended pa ho, kasi ganun talagang awa ng Diyos. In-extend po ni Pope Francis until December 20, 2016. One month extension of this extraordinary jubilee year. Na ang pangalan ng bull, ito po yung title ng dokumento ng simbahan para po sa pagbubukas ng extraordinary jubilee year na ito. Kung inyong maalala, sinabi ko ay Misericordiae Vultus. Ano nga pong ibig sabihin ng Misericordiae Vultus? Doon sa manakaalala, ano ibig sabihin ng Misericordiae Vultus? Nakalimutan na si Misericordiae. Misericordiae, si Vultus. Sabi ko, both is fine. Ano ibig sabihin ng Vultus? Ano po? Ano yung sabihin? May nakaalala ba? Misericordiae Vultus? Pakilakasan na po. The face of mercy. Maraming salamat po. Ano? May nakikinig naman kahit na parang may nakaalala. Ang mukha ng awa. Ibig sabihin po ng Misericordiae Vultus ay the face of mercy. Misericordiae mercy. Vultus, hindi po multi-spine. Kung yung maalala, yung multi-spine, nakaabot ng multi-spine. Kapag pinapalabas yung kalimutan, kapag nagbumulti yung mayon, ipinapakita yung mga mukha. Pero Vultus ay face. The face of mercy. Na ano? Who is the face of mercy? Sinong mukha ng awa ng Diyos? Sinong po yung mukha ng awa ng Diyos? Who is the face of God's mercy? Sino po? Sino po? Bago tayo. Yun yung hamon na yun. Pero who is the face of mercy? Sino po yung face of mercy? Yan, ang face of mercy. Sino yan? Si Jesus. Jesus is the face of the invisible gods. The mercy of the invisible God. So si Jesus ang mukha ng awa ng ating amang nasa langit. Doon ipinapakita ng ating Ama yung karukaan, yung kakabuuan ng kanyang awa. Bakit? Dahil sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, pangangaral, sa kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, nagdulot ito ng kaligtasan sa sangkatauhan. Yan yung ruro ng awa ng Diyos. Nalubos na ipinamanig din ho ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin na kanyang kinikwento kay Titus o kay Titus. So bagay po na kung saan ay kung talaga naramdaman natin yung mukha ng awa ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Katulad po ni San Pablo, hindi, we will not contain it. Hindi yung pwede na manapasahalin lang mga tuwang. Naramdaman ko yung awa ng Diyos. Iniligtas ako ng Diyos. Ipinakita ko yung pag-iligtas ng Diyos. Kaya yung hamon na ipinibigay mo sa akin itong extraordinary jubilee year of mercy, be merciful like the Father. Dali, kung talaga naramdaman natin yung awa ng Diyos, kinakailangan sumunod din tayo kay Jesus. Dali, maging mukha ng awa ng ating Ama nasa langit. Ano yung natin makikita? Gusto natin na bakit na talaga yung tunay na kaligayahan na hindi na mamakinahanap ng tao sa sangkatauhan. Nakita po namin yung statong parinhaga nito. Yung kaligayahan niya, nakita niya yung hinahanap niyang
pera. Nakita niya yung kaligayahan na kanyang naramdaman doon sa hinahanap niya na nawawalang pupa. At yung kaligayahan nung ama na nakita niya yung kanyang tungtong na ay kanyang alimugang anak na nagpapaling loob sa Diyos na kanyang sinabi doon sa kanyang anak na panganay na halikayo at lalim kay kayang magsaya. Kaya siya nagparoon ng party. Magsaya tayo, bakit? Kasi kung talagang nakita natin na tayo nililigtas ng Diyos, hindi mo maatin na talagang nagaliwanag sa'yo na iniligtas ka rin, hindi mo maatin na yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, ay hindi kasama sa pagliligtas ng Diyos. Hindi mo pwede na sabihin mo na, ay, ako'y tuwang-tuwa sa pag iniligtas ako ng Diyos. Pero yung mga tao na kasama ko, kahit na yung mga tao na sa paligid ko na hindi ko kilala, ay parang hindi mo matanggap na bakit sila hindi pwedeng iligtas ng Diyos. Samantalang naramdaman ko yung awa ng Diyos, na katulad ko, ay mahal yung kasing sama ko nila. Katulad yung San Pablo, na wala nang ginawa kundi pagpapatay ng Kristiyano sa pamagitan ng pagbabato sa kanila. At yan ay narakita natin kaysa ni Esteban. Pero alam, kinaawaan siya ng Diyos. Eh kaya, kung ako'y kinaawaan ng Diyos, hindi ba pwedeng iba'y kaawaan din ng Diyos? Sa paano po maraan? Ipapakita mo yung mukha ng awa ng Diyos para sila rin ay maligtas sa kanilang katatayuan. Eh siguro sasabihin natin eh, Paano po yung katarungan? Sabi nga namin, kung maliwanag sa atin yung idea ng purgatorio, ay hindi ho natin pag-uusapan yung katarungan. Kasi bakit? Yun ang yung katarungan, yung purgatorio. Pero alin? Para sila ay tunay na magkamit ng kaligtasan. Tsaka makita rin po natin, ano? Yung mga nasa purgatorio, pupunta rin yung salamin. Pero alin, when we speak of justice, we speak of purgatory. When we speak of mercy, we speak of the kingdom of God. Yung maranasan natin yung paghahari ng Diyos. Sa paanong pamaraan na may pakita ko yung awa ng Diyos sa kanya. Kasi nandun yung pagbabago. Kapag pinagpapatay natin yung mga taong kumakalaban sa atin, mababago ba sila? Hindi. Hindi. Anong mukha ang pinapakita natin kapag pinagpapatay? Yan ay mga Diyos na mga mukha ng, yan ang mukha ng Diyos na pamamatay tao. Hindi. Anong mukha ang pinais na ipakita sa atin ni Jesus? The God of Mercy. Kaya, sabi nga po natin ngayong taon na ito, sa dakilang yubileo ng awa ng Diyos, let us kneel for mercy. Let us kneel for adoration. For adoration of a God who is full of mercy. Na, bahagi yun. Yun ang ipanalangin natin na maramdaman natin. Kaya po siguro, hindi rin tayo maintindi, namin naiintindihan yung mercy of God because siguro nakita natin sa daigdig na ito. Ang karanasan siguro natin ay isang karanasan na puno ng galit. Puno. We just simply become victims. We have not been able to experience the mercy of God. Kaya siguro, yung namumuo din sa ating kalooban, ay ano, ay kundi ang galit sa lipunan ating ginagalawan. Bakit? Hindi pa natin nararamdaman yung awa ng Diyos. Kaya yun na naman ipanalangin natin. Eh, Father, paano nila mararamdaman yung awa ng Diyos? Be the face of the merciful Father like Jesus Christ. Ayun pala yung pagiging Kristiyano.